Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa barangay Villa Mendoza ng Gumaca, Quezon. Bisita po natin ito pong access road na ito po ay galing sa convergence project ng DPWH and Department of Tourism. Ito pong daan na ito nang galing po doon sa highway Gumaca-Pitogo Road. May haba po ito na mahigit 1 kilometro at sa pangkasalukuyan, ito po ngayon ay natapos na mahigit 1 kilometro, ay konkreto na. Ito pong project na to ay ating inintroduce sa DPWH and Department of Tourism kasi nga yung Bosque Cave no, na atin pong pupuntahan ay makakatulong para sa pagpapalawig ng tourism and at the same time, ekonomiya para po dito sa barangay at para sa bayan ng Gumaca. Isa lamang po ito sa atin pong proyekto na isinulong at tinututukan hanggang sa matapos no, sa kabuuan po ng ating distrito. So, bukod po sa Bosque Cave, ang mga tao po dito ay ang pangkabuhayan ay pagsasaka. Karamihan po dito puno ng niyog. So, nagkokopra sila, nagtatanim ng gulay. Nung una, ito po ay rough road talaga at pagtag-ulan, halos hindi madaanan ng mga sasakyan, no? So hirap yung mga tao, naglalakad po sila. So double purpose po ang naitulong po nitong daan na ito, hindi lamang para i-promote yung tourism, pero tulungan din yung pang-agrikultura ng mga tao na nakatira dito. At the same time, makakatulong po sa kanila para mabilis nilang ma-access yung mga services na kinakailangan nila doon po sa bayan. So, isa pong halimbawa no, na nag-benefit dito sa daan na ito. Nakita ko po sa pagpasok dito, meron po dito na beef farm and garden. No? So, eto po, si papakilala ko po sa inyo si Tatay Uro, no? So, Tay, gaano katagal na po kayo na nag-aalaga ng beef? Yes, na po ako nag-beef. Okay. Yung tunghani niyan ang siyang hinaharvest natin. Okay. So, etong farm mo na ito, gaano kalaki? 3.6 po itong pinag-ubusan ko. At oh, narinig niyo po si Tatay ha. Talagang nagbubuwis, no? Nagbubuwis siya ng kanyang 3.6 hectares. Tay, tanong ko lang kasi napakonkreto po natin ang daan, di po ba? Ano pong naging pakinabang niyo diyan sa daan na 'yan? Malaki po ang pakinabang diyan. Dahil dito sa una-una walang tubig dito. Okay. Ang tubig nanggagaling pa sa Barangay Laguna, yung bahay ko doon. Oh, dati po saan kayo kumuha ng tubig? Ilan? Yung may hukay dyan. Eh, pero mahirap na magpasan dahil matanda na. Oh! Di kailangan po ang sasakyan. Doon na, sa baba na lang kukuha. Para dito na lang, kitikapin ko na lang dito sa tabing kalsada natin. Okay. So, si Tatay Uro, ayan, nakita niyo po, meron siyang bee farm. So, yung kanyang honey ay binibenta niya pure ito. So, kung gusto niyo po na sigurado na safe at saka pure ang mabibili niyong honey, si Tatay Uro po sa Barangay Villa Mendoza, meron po siya. Pwede po kayo mag-inquire dito. Tutulungan pa natin siya. Yay! Thank you, Tatay. So, yan po yung patunay natin na yung access road natin ay nakakapag-encourage, no? Nakapaghikayat ng mga tao dito sa barangay na dating sira-sira ang daan na magsumikap para i-cultivate yung kanilang lupain at makahapaghanap ng mga alternatibong pamamaraan ng pagkakakitaan. So very inspiring po yung ginawa ni Tatay Uro, 65 years old. I'm sure yung kagandahan ng daan ang naging isang dahilan para mag-desisyon siya na ayusin itong kanyang lupain dito po sa Barangay Villa Mendoza. Again, ako po si Doktora Helen Tan na palagi ang nagbibigay ng serbisyong tunay at natural.